So guys, nagbabalik naman tayo sa pinamagawin nating vlog. Ako lang mag-isa guys, sa apartment namin. Ako lang mag-isa. Since it's month of November and it's panahon ng katatakutan, dapat noong November 1 pa sana ako nakapag-upload. Kaso lang, hindi ako masyadong nakapag-upload kasi na-busy kami. Lumilipad. Medyo tinatamad din kasi ako mag-edit nung last video ko. Pero, as I promise, natapos, ngayon ko lang siya natapos i-edit kasi this past few days and few weeks, na-busy kasi ako kasi nanonood ako ng mga BL ngayon na Thai. And baka i-vlog ko rin siya next. Kaya guys, since ako lang naman talaga dito sa bahay, mga aso ko, ano ba ito yun? Bukwi. Ayan, kasama ko mga aso ko. Siguro, mag-share ako ng ano, mga na-experience ko nung bata ako. Kaya mo sa child, bata pa ako. Nung nasa Manila pa ako, kasi taga Manila talaga ako. Nung nasa Manila pa ako is, yung bahay namin, ano siya, sa likod ng bahay na meron doong, ano, puno ng balete. Patay na siya na puno. Ganun yung itsura niya, like, creepy masyado. And then, sa harap pa talaga ng bahay is meron pang puno doon. Yun is puno prutas siya na puno pero nakalimutan ko yung pangalan ng puno. So habang lumilipas yung panahon, yung puno na nasa harapan namin is chonti-unti siya namatay. And then yung location kasi ng bahay namin sinasa likod siya. Part pa ng bahay namin is may dalawa siyang apartment. Yun kaagad nung kita yung bahay namin. Actually, yung papa ko kasi, meron siya ng third eye. Alam kong namamana ba to. Parang ako, is meron din akong third eye. Nung bata ako. And, kasi yung village kasi dati namin, hindi ko alam ha, kasi naririnig ko lang din to na story doon sa amin. Na yung village namin, before pa yung tinayuan ng village, is nung panahon pa ng Hapon is, doon tinatapon yung mga babaeng na rape na mga Hapon. Which is na patay na nila. So, hindi ko alam kung totoo ba yun. Siyempre, pag bata ka, naniniwala ko sa mga ganyan, yung mga kwentong matatanda. Meron ako na-experience yun one time. Tulog kami noon ng papa ko. Kasi kapag matutulog kami ng papa ko, is, buksan namin yung ilaw namin sa kusina, and then, binuksan yung pintuan sa parto namin, para yun lang yung ilaw namin, para hindi masyadong magasto ang kuryente. That night is, hindi ko alam ha, hindi ko alam kung totoo ba yun. Natulog ako and then hindi ko alam anong oras na nun. Pero naka-feel ako na parang merong sakay sa akin na hindi ko alam kung ano yun, oh my god. Hindi ko alam, para nahirapan ako huminga. Hinahabol ko yung hininga ko kasi hindi talaga makahinga that time. And then nagising ako that night. Pero hindi yung gising. Nagising lang ako. To, yung kama namin is sa likod siya ng pintuan namin. So, naka-open yung door. So, naka-ano yung kama namin. Parang natatakpan ng door yung kama namin. Dun sa door is, meron ako nakitang babae. Babae, like, bata pa siya. Like, mga, siguro, I think, 4 years old. Ganon. Pero hindi ko nakita mukha. Tapos, doon, nandun siya sa may paanan namin. Tapos, doon sa door is may parang papasok pa na babae. Sabi ko, shit! Ayun na, doon na ako nagdasal na. Grabe talaga ang dasal ko noon. And then, parang nawala na sila. Parang nawala yung mabigat na nakapatong sa akin. Tapos na na-experience. So guys, baka nasasabi nyo na gumagawa lang ng kwento. Siyempre, mga tao, mga isipan ng mga tao ngayon. Ako guys, mas ako hindi kayo maniwala sa kwento ko. Pero ako, at least, nagkakwento ko ano yung talaga yung na-experience ko. Nasa inyo na talaga yung mga opinion ninyo. Wala akong magagawa dyan. But honestly speaking, marami talaga yung experience. Second na experience ko is, kasali kasi ako dati, nung elementary ako, kasali ako sa journal club namin sa school. And then, ang position ko dun is nasa feature writing ako. So, yung club namin is meron kaming attend na seminar sa ibang school at time. Morning yung session niya, morning hanggang hapon. Pag uwi ko ng hapon,
actually, doon ako nagsistay sa bahay ng lola ko. No, pag wala pa yung papa ko. Doon ako nagsistay. Pero, mga 8 na siguro noon, 8 PM, hindi pa dumadating yung papa ko. So, I decided na umuwi na lang sa bahay namin. Pagdating ko sa bahay is, syempre, nag-open ako ng door. Ako, nung bata ako, pag nung gamit ko sa bahay, is lumabas ako, like, hindi pa ako nagbihis. Kung ano yung sunod ko from morning hanggang hapon, yun pa rin yung suot ko. So, lumabas ako sa may kasada namin, like, doon ako naghihintay. So, bumalik ako ng bahay namin. Diba, as I mentioned kanina is, yun sa bahay namin, sa likod nun is may puno ng balete na creepy masyado. Nung pupunta na ako, papasok na ako sa pintuan ng bahay namin. Dun sa puno, parang meron na nakitang red, dalawang red, di ko alam kung ano yung red, dalawang red yun. Tapos ako, syempre, pag curious ka, syempre, pupunta mo talaga. Yan yung mga nakikita mo sa mga horror movie ka. Yan, kahit natakot-tatakot ka na, is lalapitan mo pa rin, titignan mo kung ano yung meron dun kasi curious ka nga eh. Ayun. Pinunta ko, habang palipit ako, parang naaninag ko siya, parang nakita ko na, mata? Tapos parang nagpo-form siyang, hindi ko alam na element. Basta nagpo-form siya, may gatwata yung baligid ko guys. Says, yun, nagpo-form yung ano, parang nakikita ko yung katawan. Pero syempre, nag-back out ako kasi ayokong, hindi ko gustong matakot ako. Takot na nga ako, mas matakot na talaga ako, ganun. Ako kasi, strong child daw ako, kunwari, that time. So, titigan ko rin siya. Tapos, inirapan ko siya. And then, dumating na yung papa ko, siguro around 10:45 PM na yun siya dumating. Pagka morning, pagka next day, is, nagkaroon ako ng lagnat. And then, yung lagnat ko that time is, kasi uso ang dengue talaga that time kasi rainy season yon. So ako pag umaalis na ako ng bahay, palagi akong nire-remindan ng papa ko na huwag akong pupunta sa mga alam kong maraming lamok or mga binabahaya ng mga plant, mga stagnant water, mga tires na nakaano doon sa school na kasi pinunta namin. Malinis siya, as in, sobrang malinis talaga. So, nagtataka ako, bakit ako nilagnat? Painom ako ng papa ko ng gamot, inalagaan ako niya that time. Pero, ang lagnat ko that time is on and off. On and off talaga siya. On and off. Third day, hindi pa rin ako naging magaling. Like, hindi pa ako gumagaling. Like, ang dami nang binigay sa akin ng gamot ng papa ko. Hindi na ako umiinom ng gamot. Like, hindi ko na kaya. Like, nakahiga na talaga ako sa kapa namin. And then, hindi alam ng papa ko na nag-nosebleed ako. Like, ang daming nosebleed. Tapos, sumusuka na ako that time. Hindi alam yun ng papa ko. Akala niya lang is, nag-CR ako, umihi, ganun. Actually, that time pala is, sobrang dehydrated na pala ako. Sige, isipin nyo, dehydrated, wala pa akong kain, wala akong... Pagka hapon nun, that day, is sinugod na ako ng papa ko sa hospital. Second experience pa lang yun, guys. Tapos, parang pa akong third experience. Marami akong experience, guys. Parang pa akong third experience. Hindi nyo alam, guys, is patay na yung dapat meron pa talaga akong kapatid. Kasi siya yung bunso, lalaki. Kaso lang, is... Namatay siya nung baby pa lang siya. Congenital heart disease data yun. Hindi ako sure. Kasi may sakit siya sa heart. Minsan naririnig ako ng papa ko na parang may kinakausap. Ganun. Pero actually, wala akong kinakausap. Ayun. Like, mga kapagsap ko, uy, kumusta ka na? Ganyan-ganyan. Like, usyak-syak lang na yung papa ko. Marunong kausap. Ganun. Tapos, pag sisitayin ako ng papa ko na, sino kausap mo? Sabihin ko, wala. Hindi ko alam. Wala. Wala ko kausap. Ganun lang. Tapos maka-feel din ako, guys, is like, maka-feel ako. Ganun. Maka-feel. Siguro naman maka-feel. Ganun. Maka-try ako. Basta dun sa bahay namin is marami talagang elemental something doon.
sa bahay naman sa Manila. Like, sa likod namin is merong daw duwende. Tapos doon daw is meron daw nakatira na katong dalawang babae, katong nakita ko na tapos puno na may prutas, is meron daw doon something nakatira din daw. Tapos doon sa puno sa likod ay namin is meron daw doon engkanto. Ang daming something doon sa bahay namin ay hanggang ngayon is palaisipan pa rin, or hindi ko alam kung maniniwala ba ako. So, actually guys, mata yung balibo ko. Tama nagkikwento ko. Basta! So, ayun na yung mga kwento ko, experience, horror stories ko sa inyo. Hindi ko alam, nasa inyo yung mga opinion nyo, if maniniwala ba kayo sa akin, or ano. Pero, guys, before ko end tong video na to is actually guys, i-update ko lang kayo. Meron na tayong 47 subscribers. Yay! 47 subscriber guys. So, I'm very thankful kasi kahit pa paano may mga subscribers ako pala. May mga subscribers ako. Dumadami rin yung subscribers ko guys. Mahirap man abutin ng 100 subscribers pero at least paunti-unti. Konti yung tema, abot din yan. Sana naman. Actually, in-endorse ko rin yung channel ko. And then, sa TikTok kasi, managigita ko mga nagpo-post na mga, hindi ko alam, managkitinda ng makeup, lipstick, naghahanap sila mga ambassadors. And then, nag-a-apply ako doon. Kasi para meron akong sponsor. And then, para pwede ko rin siya i-review dito sa channel ko. So, that is it for guys. Please like, subscribe, and share nyo rin tong channel ko for more videos para dumami nyo rin yung subscribers natin. Hindi pala yan, pero you know naman. So, see you on my next vlog. Bye!